Ang bansang Pilipinas ay sumasabay ngayon sa buong mundo, lalo na't sa mga magaganda at naglalakihan arena at marami pang iba. Ang mga sumusunod ay ang listahan ng mga football stadium sa Pilipinas na inayos ayon sa kapasidad. Kasama sa mga listahang ito ang mga stadium na bahagi ng mas malaking sports complex na walang sariling pangalan pati na rin ang mga stadium na pinangalan ng sports complex. Ito ang mga malalaking stadium sa Pilipinas na nagawa, ang iba dito ay inayos upang mas lalo pang mapalaki o mapalawak, lalo na ang mga seating capacity nito na kayang tumanggap ng libo-libong mga manunood. 10 pinakamalaking stadium sa Pilipinas. 10. Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium. Kilala rin bilang Marcos Stadium ay isang football at track stadium sa Lawag, Ilocos Norte. Ang lugar ng kasalukuyang Marcos Stadium ay inookupahan ng Mariano Marcos Stadium, isang mas lumang stadium. Ang mas lumang Marcos Stadium ay isang 2,000-seater venue na lubhang napinsala ng Bagyong Ompong noong 2018. Ang bubong nito ay natangay at ang mga bintana nito ay nabasag. Kaya ang lumang stadium ay sinira upang bigyang daan ang pagtatayo ng mas bagong stadium, kaya naman muli itong inayos at binuksan noon 2019. At ngayon ang Marcos Stadium ay dinisenyo ng WTA Architecture and Design Studio, na mayroon nitong seating capacity na 12,000 katao. Siyam, Rizal Memorial Track and Football Stadium. Kilala lamang bilang Rizal Memorial Stadium o Simeon Toribio Track Stadium ay ang pangunahing stadium ng Rizal Memorial Sports Complex sa lungsod ng Maynila. Nagsilbi itong pangunahing stadium noong 1954, Asian Games at Southeast Asian Games sa ika-3 pagkakataon. Ang stadium ay opisyal ding tahanan ng pambansang koponan ng football ng Pilipinas at ilang mga laban sa Philippines Football League. Ang grandstand ay may kabuuang seating capacity na 12,874 na katao. 8. Marikina Sports Center. Kilala rin bilang Marikina Sports Park at dating kilala bilang Rodriguez Sports Center, na isang sports complex na matatagpuan sa Marikina. Ang main stadium, ang football at athletic stadium ng Marikina Sports Center, ay binubuo ng isang athletics track, isang 64 meters o 210 feet wide natural grass pitch, at 2 grandstand. Ang mga grandstand ay may kabuuang seating capacity na 15,000 tao. Sa pagitan ng west stand at ng athletics track ay basketball at tennis court. Nag-host din ito ng Olympic size na swimming pool sa loob ng aquatic center na kayang tumanggap ng 2,000 manunood, isang sports building, at isang indoor gymnasium na may 7,000 upuan. 7. Narciso Ramos Sports and Civic Center. Kilala rin bilang Narciso Ramos Sports Complex, ay isang complex ng sports facilities sa Lingayen, Pangasinan. Ang pangunahing stadium ng Narciso Ramos Sports and Civic Center ay may grandstand na maaaring upuan ng maksimum na 16,000 katao pati na rin ang rubberized athletics track oval. Ang sports complex ay sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 3.5 hectares o 8.6 hektarya. 6. Don Gregorio Pelaez Sports Complex. Ang stadium ay isang grupo ng mga pasilidad sa palakasan sa Cagayan de Oro. Ang sports center na ito ay itinayo noong 1969 at naging host ng unang palarong pambansa sa Mindanao noong 1975. Ito ang pinakamatandang sports park sa Northern Mindanao at unang binuksan nito ang pinto sa baseball at basketball noong 1970. Gayun din, ang stadium ay ang pinakamalaking stadium sa Mindanao mula noong 1998 pagkatapos ng pagsasaayos nito, kayang tumanggap ito ng 20,000 katao. 5. Governor Mariano Perdices Memorial Coliseum. Ang Governor Mariano F. Perdices Memorial Coliseum ay isang stadium sa Dumaguete, Negros Oriental. Ang Gobernador Mariano Perdices Memorial Coliseum ay matatagpuan malapit sa gusali ng pamahalaan na Negros Oriental Convention Center at sa tanggapan ng pamahalaan na Provincial General Services Office.
Ang stadium na ito ay mayroon itong seating capacity na 20,000 katao. 4. Tagum City Stadium. Ang iminungkahing apat na palapag na Tagum City Stadium ay may kapasidad na 20,000 upuan. Dinisenyo ng international na architecture na si Jun Palafox. Malapit na itong tumaas sa 8 ektaryang pag-aari ng gobyerno sa Barangay Madaom, Tagum City. Ang construction ay may budget na 500 milyon na halaga ng pasilidad, at nagsimula ito ginawa noon October 2019 na tutustuso ng national government sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways. Sa ngayon ay wala pang update sa bagong stadium ng Tagum. Kung matapos ito, isa na ito sa pinakamalaking stadium sa Pilipinas. 3. New Clark City Stadium. Ang New Clark City Athletic Stadium ay isang multi-purpose stadium na matatagpuan sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ang Athletic Stadium ay may 20,000 seating capacity na may 9-lane 400 meter track and field, at isa pang 4-lane warm-up track. Ang disenyo ay hango sa kaldera ng Mount Pinatubo, ang mga contour ng Sierra Madre Ranges, at ang mga detalye ng pagdiriwang ng parol ng Pampanga. Ang pagtatayo ng buong New Clark City Sports Hub, na kinabibilangan din ng Athletic Stadium, ay nagsimula noong April 25, 2018. Ang halaga ng stadium kasama ang kalapit na training track oval at isang field para sa throwing sports ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 na bilyong piso. 2. Philippine Sports Stadium. Kilala rin bilang New Era University Stadium, na isang football at track stadium sa siyudad de Victoria, isang 140 ektarya, o 350 acre tourism enterprise zone sa mga bayan ng Bocaue at Santa Maria, Bulacan. Ang stadium ay isa sa pinakamalaking stadium ng football sa Pilipinas na may maximum na seating capacity na 20,000 katao. Ang stadium ay itinayo sa tabi mismo ng Philippine Arena, ang pinakamalaking panloob na arena sa buong mundo sa pamamagitan ng lawak nito. 1. University of the Philippines Sports Complex, Davao City. Ang pamahalaan ng lungsod ng Davao at ang Universidad ng Pilipinas Mindanao ay lumagda sa isang Memorandum of Understanding na nagpapapormal sa kanilang kasunduan na magkatuwang na patakbuhin at pamahalaan ang sports complex. Ang pangunahing stadium ng Davao City Complex ay may football field at athletics oval. Ito ay idinisenyo upang magkaroon ng seating capacity na 30,000 katao. Ang ibabaw ng football field ng pangunahing stadium ay gawa sa artificial na damo. Ang pangunahing stadium ay idinisenyo upang matugunan ang mga pamantayan ng FIFA o Federation International de Football Association upang ang pasilidad ay maging angkop na mag-host ng kahit man lang isang laban sa AFC Asian Cup. As of now ay hindi pa natatapos ang ibang bahagi ng stadium. At yan ang 10 sa mga malalaking stadium ng Pilipinas as of 2023. Maraming salamat.